Hi guys, ang nakikita nyo ngayon ay ang Vehicle Black Box DVR Full HD 1080p. Totoo nga kaya yan? So ito po ay isang dashcam na mabibili niyo sa Lazada. And ayan, TFT LCD Full HD 1080p Wide Angle Lens Night Vision, can support up to 32 gigabytes. May parking control, motion detection, cyclic recording. And of course, ayan, product specifications. So, ito po ay rear view mirror dual channel recorder. Ayan, nababasa nyo naman. And marami pang iba, ayan. So, may date and time, papakita ko na lang mamaya doon sa loob ng sasakyan, and it's made in China. Ayan. So, buksan natin. Wala na po dito yung talagang dashcam. Ito yung sa likod. At hindi pa natin na-install. Hindi natin alam kasing install. Pero meron siyang manual. Hindi nga lang naka-indicate dito na sinasabi ito paano i-install yung kanyang back cam. So, back camera. Dual. So, parang may pang-top ito. So, ito na nga po, no? As usual, tayo po ay nasa loob muli ng Honda Kappa. Okay? So, kung mapapansin po ninyo, naka-install na yung ating tinatawag na dashcam, yung mula po ito sa ano, no? Sa Lazada. Ayan na mismo, no? So, paano ba siya nilagay? Paano ba natin nilagay? Meron siyang mahabang cord, of course, at syempre, dito siya sa may cigarette butt. Ayan, mo isasaksak yung kanyang ganito. Mahaba to guys, no? Mahaba siya kung ganito yung product na bibilhin niyo sa mga online shop like Lazada or Shopee. So, mahaba ito. Siguradong aabot siya dito sa ating cigarette bus na siya yung bibigay ng power dun sa dash cam. So, paano nga ba siya nilagay? So, ito yung kanyang mga controls. Nakikita ba? Ayan, meron siya dito. Ito yung OK. Ayan. Ito yung power on. Mamaya ipapakita ko sa inyo paano siya masusundi. Ayoko na siyang galawin, no? Kasi nung nilagay ko siya, pwede naman siya. Madali lang naman siyang i-detach, no? So, in-attach ko lang siya. Ayan, meron siya nito. So, itong rubber to rubber na kakapit doon sa dati mong ano, salamin. So, papatungan mo siya. And, ayun. Nakalabas naman yan. Since mahaba naman siya, syempre, nakalabas yung camera. Ayan. So, itong cord niya, diskarte lang yan, no? Kung depende sa kung anong klaseng sasakyan ang meron ka. Iba-iba yan, no? Meron kang mapapanood sa internet. Kung halimbawa, Wigo yung sasakyan mo. Ganyan. So, dito sa case natin na Honda Kappa ang ating sasakyan. Gagawa ka lang ng paraan. Pwede rin naman ito kung ito ay nadidetach. Kaso sa atin kasi, mahirap siyang i-detach. Tapos i-attach mo ulit. Parang medyo hassle. So, okay lang naman sa akin na medyo may konting obstruction dito. Tapos, pinadaan ko na lang siya dito sa, ayan, sa steering wheel natin. Then, all the way doon, pababa, hanggang, ayan, nandito. So, dito, i-organize mo na lang siya. Tapos, isasaksak mo yan dito. Okay? Ayan. And, start na natin yung ating sasakyan. Okay? Para makita nyo kung paano siya mag-work. Ayan. Dashboard. Ayan. Medyo mainit, kaya mag-fan tayo. So, automatic dahil nakalagay siya doon. Ayan, no? Yun. Nakita yung ano ko. Kita yung camera natin. So, ito po siya, no? So, as you see, ayan, dito medyo nakikita. Ito, nakikita na dito, no? Ito, power off. So, power on. Huwag kayong mag-alala, itong salamin nyo dito, yung para makita mo yung likuran mo, maayos siya.
no, maliwanag. Ayan, may ano pa to eh, meron pa tong nakalagay na plastic, so tinanggal ko lang para mas lalong maging maliwanag. Okay? So, okay. Sabi niya, so no TF card, di ko pa nilagyan ng SD card. Lalagyan mo lang ng SD card yan. Okay, ano yung mga function na to? Pipindutin natin lahat yan para sa inyo. May date and time, ayun o, 3:34 na po, no? 12:31, bispiras ng bagong taon ngayon, mga kaibigan. So, ayan, meron tayo. Bahala na kayo, kalkalin nyo na lang yan, image quality. So, ayan, cyclic record, motion detection, white balance, sharpness, ayun, EV, boot video, screensavers, audio, of course, on mo yung audio kung gusto mo, parking, G-sensor, mid, sabi nyo, auto power off, bahala na kayo dyan, and syempre meron din yung time setting, ayan, no? Format, etc., etc. O paano siya ibalik? Ito lang ang pipindutin, babalik mo lang, pipindutin mo lang yan. Ayan, ready to record na yan. Pag pinindot ko yung OK, kung may naka-install na TF card, automatic na po na yung ating dashcam ay magre-record na. Okay? Dun sa taas nito, ha, meron tong mga function doon na yung ano lang, lalagyanan ng SD card, ganyan, lalagyan ng ito, insertion nito, kung saan mo ito i-insert. Ayan guys, so isa na namang product review ang ating nagawa dito sa ating video na ito, no? So dashcam naman tayo. Napakahalaga. Bakit ba mahalaga ang dashcam? Mahalaga ito para sa ating safety, lalo na kapag nasa highway ka kasi o nasa kalsada ka, iba-ibang klaseng drivers, may mga kamoto drivers, ganyan. May mga magagaling na driver din, no? Merong medyo magaling lang. Ayan, no? Pero syempre, tayo po bilang mga drivers, no? Dahil tayo ay may lisensya, dapat lagi po natin isaisip na maging disiplinado tayo, no? Sumunod sa mga traffic lights, ganyan. Huwag maging violator. At kung konting diferensya lang, patience is a virtue. Ayan, no? Pasensya, pasensya, pasensya. Kung konting diferensya lang, unang patulan, no? Sipin mo na lang, kamoto driver yan, no? Ayan. So, hanggang dito na lamang po, ha? Abangan nyo pa po yung mga iba pa nating review na magagawa. Ito po ang vlog na walang edit. Happy New Year po sa lahat. Sana nagustuhan nyo itong ating panibagong video na to. Asahan nyo, marami pa pong mga product review ang ating magagawa. Hanggang dito na lang. Like, share, subscribe. Bye!